Aking matagal ng barkada, no, si Director Nick Lezazo. Alam mo, yung kanyang pwesto doon sa kanyang agency ay hindi fitted sa kanya. Director, dapat ito head ng agency. Paliwanag mo muna, Director, kung ano yung hawak mo sa kapo, anong ginagawa niya siya. Nick Lezazo po ito, pero yung pong aking pwesto, I have been a member of the Board of Trustees of the Cultural Center since 2010. Na-appoint po ako ni Gloria noong last year niya. Anim po kaming naupo. Doon sa anim na yon, ang natira po ako lang. Napalitan yung iba. Kasi nung during the time of Pinoy, niretain pa ako. Hanggang ngayon, nandun pa ako as member of the Board of Trustees. Magaling talaga eh. Kaya niretain. Mula nung nagkaroon ng mga alingas-ngas, tunay naman, na ako'y i-appoint na president ng CCP, dumating na rin yung mga ibang bahikos na ikamain nilo ako para magkapat at nilo mga appointed officers ng Malacanang, hindi nila alam ang ginagawa nila na sa Facebook at mukhang hindi doon nila pinag-aralan kung ano, etc. Nagkakamali po sila sapagkat lahat na ng appointing officers na nasa PNS ngayon ay lahat ay graduate ng, kung hindi Ateneo, ay graduate ng UP College of Law. Talagang sinasaliksik nila. Kanya lang sinasabi ni Rina Bagal, dahil po nung dati, pagka ikaw ay rekomendado ni Governor Soiso, po, firmado, doon ka na. Wala na yung vetting process. Ha? Wala na ganun. Wala na yung NBI clearance, wala na tax clearance, etc. At saka yung mga sinasabi. And then, limang tao po ang pumipirma hanggang bago makarating kami kaya. Masyadong matagal. Talagang matagal sa pagkakasuto nila at ayaw nila nung nilalabi. Kaya nang sinabi ko, uy, lakarin mo nga yun. Wala na po ganun. Pero hindi nung lusit na yung ano, MBA? Direct? Uh-huh. Ha? Wala na yung fast track ng MBA? Wala na. Alam mo yung MBA yung ano? Hindi. May bakera ko. Ah, wala. Wala. Habang may bakera kayo. Lang sa gobyerno eh. Pagka wala kang MBA, forget it. Habang may bakera kayo, baka hindi ko malagay. Sinabi ko yan sa kaibigan ko, si Cecil Dodi Alvarez. Kasi meron po siya mga nilalaka doon. Sabi ko, Cecil, the less you talk about it, the less you recommend them, the better. Yan po, sinabi ko yung kaibigan ko, Jolat Sanchez. Jolat. Ngayon, ito po. Kaya po kami na, kaya po nakilala si Mayor Duterte. Yung last quarter ng 2015, kinumita ako ni Dante Jimenez isang speaking engagement ni Presidente sa Aguinaldo. Hindi ko po kilala si Duterte. Pero, noong 2003, nagbigay ko ang San Beda na tinatawag na Bedan Achievement Award. Hindi ko alam na yung pong pahina doon sa magazine, eh nakalito doon yung pangalang Mayor Duterte at ang sumunod sa kanya, si Nick Lizazo. Ako po yun. Yung nasa itaas ko, binigyan po ng Bedan Achievement Award sa public service as Mayor of Davao. Ako po naman, being galing din sa San Beda, eh binigyan po ako ng Award for Arts and Culture. Hindi ko po nalalaman na yung taong nasa itaas ng aking litrato ay magiging presidente. So, at sa ibaba ko po, nandun po naman si Roberto Oca, kung pakilala nyo. Isa po siya sa mga binigyan ng San Beda. So, sabi ko, aba, ibang klase ito, baka providential to. Nakinig po ako ng speech for the first time, kinimita ako ni Dante Jimenez. Noong magmura, nagustuhan ko po. Dahil yung pong taong nagmumura, hindi nililigawan ang nakikinig. Kasi napakadaming ako po ay meron ng bata pa tayo ba na may edad na. Ibig sabihin, marami na po ako nadinig at hindi ako sumama sa inang sa anong politika ayoko po. Marami na ako nadinig. Lahat ng mga nagsasalita, non-doers. I believe in the durability of things. I have been a teacher and that's all I knew. I have known that for a long time. At one time mo, ako ay na-accused pa ng sexual harassment. Ito na nangyari, isang magandang dalagita. Sabi ko, estudyante ko, ipinakiusap kasi bumabak sa class nursing, dinala sa communication arts. Sa ito, kaibigan ko si Sister Sara, sekretary ng Father Writer. Ano nangyari?
Nung binaksa ko yung bata, inatrius ako ng sexual harassment of 3 months. Doon ako nagkaroon ng experience tungkol sa legal system natin. Madumi pala ang legal system natin. Ano? Anyway, ang nangyari, katapusan po niya, nagkaroon po ng settlement, etc. Bakit po nagkaroon ng lakas ng loob yung bata? Dahil tumatakbong Miss So-and-so in the province. Ano nangyari? Yung pala binata ng governor. Ngayon eh, buntis na. Yan ako buntis nyo. Ako naman, kaming mag-asawa, ha, na simple citizen, nagdusa kami, mabuti lang, my wife stood by me. Ano? Kasi, wala, may daliri ho, di ko na, eh dahil sa binasa ko, pinira ko, ayoko na magturo. So, I have been doing workshops. Teacher development workshop. What do? We teach them the skills of the actors. Meaning, eye contact, use of hands, voice, you know, effective communication is very important. Dahil marami sa ating mga natuturo, ang mga bata natuturo ka lang. Kasi very, very ineffective communicators. Ang teachers kailangan turuan maging empathic, maging good communicators of whatever they're teaching. Now, we do this in different parts of the Philippines alone. Nalilimos lang po ako ng tulong sa mga kaibigan ko meron. Ganun ang ginagawa ko. Ngayon, nung nalaman ko po si Duterte, naging kasalanan ko na po yung tuwing ano, kasama ko sa campaign, sumasama ako na hanggang sa nakilala ko. Ngayon, una-una ako po sana din lalagay sa NCCA, pero may binulong si Presidente noong December 20 na kumbina ko sa mga kanyang yung Christmas party. Eh, ang gusto ni Presidente sa CCP ako. Ang CCP ko, Culture Center, palaging akala natin, yun lang building the Culture Center na dinisenyo ni Duterte. That is not that's just the Culture Center. The Culture Center sits on a 62-hectare land complex. Sayang yung ibang lugar. Sayang yung ibang lugar sapagat hindi the center is not benefiting from it. Dapat yung kumikita. Ano? Ito, pero, bigay nga yung papel din ako. Iyan po, ang aming po ano dyan, ang aking po, simple-simple, ang center, it's going to be a two-way flow. Ang center, we will try to bring the center to the people. Two-way. And then we will bring the people to the center. Yun lang. Hindi kasi nung ako'y nanolo dyan, ang nakikita ko lang po ay the same faces. Hindi ko nakikita yung mga barangay na ano na tao. Ngayon po hindi. Kung ako'y mamamahanan ng center, kukuha ako ng mga baso at section barangay-barangay iibitin ko. Kasabihin ko lang sa kanila, huwag naman kayong nakachinelas o ganito. Ngayon maayos lang mo na hindi marumi. Kasi sasabihin ko rin sa kanila, no, ako'y bata. Pagka sa Santa Maria po kami po ako, pag ako na ako'y bata, luluwas lang po sa sarili po na aming magulang, nanay ko, luluwas tayo bukas. Night before, we prepare what we're going to wear. Pinaplatsa noon namin yung photo ko, bago makikita. Yung medyas namin, nilalagay namin doon. Yung sapatos, binabrush namin, sinashine namin, para bukas, luluwas kami sa Manila. Ngayon po, Diyos ko, nakakainis. I mean, sobrang baho, etc. Noon po, yun yung natatandaan ko. Ngayon, kaya po, binayin ko yung mga taga-barangay. At libre, walang bayad. Sa section, every time, different barangay. Nasabihin ko naman sa kanila, huwag naman tayo ng makachinera. Sa mga konti ako. You have to prepare. Ako siya sabi, now, yun pong two-way na yan. Bukod po dyan, yung tinatawag namin, ang grupo ko, na 17 or 18 cultural lights. In line with the government of Duterte of federalism, we want to build 17 or 18 regions, 17 cultural lights, mini lights, cultural lights in the different regions. Kasi po, ano mayayari, yung mga region hindi na nabibigyan ng tingkat, ng luster, ng importansya, yung kanilang mga kultura. They have to remain, there has to be a cultural center there, a small cultural to keep their art, their sculpture, their painting, their books, etc. among themselves. Kasi po, pagka napunta na ng Maynila, nagiging bayanihan na. Ay, ibig sabihin ng bayanihan na ito.
Alam niyo ba, Ilihan Walid, katening at cheddar po, international law, ang nakikita ho natin, e fusion na. Hindi na yung authentic. Nawawala kasi yun. Hindi natin nabibigyan ng halaga yung mga kultura, yung mga marginalized, yung mga kultura sa ano. Ang nakikita po natin kailangan e kultura ng Manila. Yan po ang gusto namin. Kung maupo tayo. Ang problema ko, bagamat tayo nahihirang ng presidente, hindi ka agad sinusunod ng mga board. At problema yung mga board natin. Kaya ang gusto mga malaking problema dyan, Derek, pag hindi mo na dismantle yung mafia from within, in its agency just like yours, wala talaga mangyayari. Sayang yung effort. Tama po yan. Kaya yun ang reason kung bakit yan ang lagi kong binabanata, na kahit na magpasok ka ng matinong tao sa isang ahensya, ay kakainin ng institusyon. Coming from me, na-experience ko yan. Kaya nung panahon ni GMA, ay akong unang-una nag-resign na Bali Assistant Secretary as part of the National Security. As Director for the National Security, nakita ko na ang gano'ng kadumi ang sistema ng gobyerno. Yan po ang papasukan ko, pero kahit po, kasi matagal ko na po sinasabi kahit sa mga estudyante ko, natuturo ako. It is not the position that makes the man. It is the man that makes the position. Correct. Kaya nag-iingat po ang mga tupon at tatatang. Dahil ako po, eh medyo mabait po ako. Pero masama din ako magali. Alam mo, yung asawa ni Derek ay Cisco sa sorority niya. Sigma Beta. Kaya alam ko na hindi pwedeng magluko-luko itong si Derek to. Kaya yung mga kasinungaling na binanan sa kanya ay too good to be true yan. I want to add something lang. Ito pong kultura, sining, ito ho ang nag-ahatid sa individual, sa taong mamamayan, na ang kahalagahan niya ay kahalagahan ng karamihan. Ano, ito'y pagpapalaganap ng, ikaw nga sabi nga ni Shakespeare, to thine own self be true. Kayo ay mahalaga, kahit sino ka man. Kaya inatawag na uneducated, there's no such thing. Kumisan po ang uneducated, yung may edukado. Tutuhanan po yan. Yung simpleng tao, napaka-edukado po. Because he does not learn, he has not learned the bad things in the world. Tutuhanan po yan. Okay, thank you. At saka po yung ano, yung ginawa ninyo sa atin, meron tayong pariwat kanan, pariwat mata, isang ulo, ang ating dibdib, dalawang ating puso, dalawang kamay, pariwat kanan, paa, ganun din po. Ano po ang isa? Dibdib. Ako po si Mami Yet Robles, ang mami at babaeng lagalag. At ito ang aking balita, news, para sa kaalaman ng buong Pilipinas at buong mundo, North, East, West, South. Hanggang sa muli!